Praise the Lord. Ang pananambahan sa Diyos na siyang ipapahintulot ng bagyo ito ay hindi maaaring huminto. Ano po? Okay. Shut down yung aking pong laptop. So ano po? Pagayahin natin siya. Alisin ko na po itong aking ano. Okay. So, welcome po muli sa ating pananambahan ngayong araw na ito na linggo. Ano po? Isa naman pong magandang pagkakataon ito para sa akin upang makapangaral ng salita ng Diyos. Sa inyo po na naka-log on at naka-connect sa pananambahan ito, kasama po namin sa worship to online platform, mag-comment lang po kayo doon sa ilalim. Ano po? Pwede kayo mag-say ng hi. Good morning po sa inyo lahat. O kaya, God bless your brothers and sisters. Or, pwede po kayo mag-type doon na joining worship from your location kung saan po kayo na doon po. So, excuse me. So, ito po ay para naman po malaman namin na isa kayo sa kasama namin sa umaga ito sa pananambahan sa ating Diyos, sa dakila at mga pangyarihan sa lahat. So, kung kayo po ay naandyan na, huwag po kayong maalis sapagkat meron po kong iseser sa inyo na napakagandang topic for this full month ng November po. At magsisimula po tayo yung ating part 1. So ngayon pong linggong ito, tayo ay binubugbog. Ano po? Tayo pinabayo. Dalawang bagyo na po. Nung nakalipas sa linggo, Lunes ba? Ano? Lunes ba yun? Parang linggo ng gabi, umula ng malakas tapos ay humangin. At nagdeklara ng walang pasok ng Monday sa mga offices, sa mga paaralan. Ano po? Pinangalan ng Quinta. At alam niyo si Quinta, sinundan ni Rolly. At matagal na pong tinatrack kung nasa na po si Rolly sa ngayon. Ano po? Sa ngayon sa ating Weather Bureau, si Rolly ay naka-raise sa signal number 4. At alam naman natin pagka signal number 4 na ay talagang baka ang epekto nito ay kagaya ni Glenda. Naalala namin 2014, ano po, dumaan si Glenda. Ako itong lugar na ito, 10 pa po kami, winas out ng malakas na hangin. No? So, mga kapatid, itong si Rolly, ito medyo, kung kayo po nakakonect online, mga kapatid, ano po, kami naglagay na ng sound system, baka narinig nyo may mga kaibang sound, yun po ay hangin. Sound, ginagawa na natin po. At saka may kasama ng parang ano, hagupit na ng ulan. Parang yung malakas sa hangin, winawasingas na yung tubig doon sa taas at nihampas sa mga bubong. Yung po, kahapon, nag-repair ako nitong mga kabubungan dito sa site na to, at saka doon sa likod na yun. Kasi naramdaman namin, nung si Quinta, pag umahangin na malakas, parang may nag-wiwisel doon sa likod. Eh na-check up namin, nung nag-observe ako at nag-inspection, aba, eh kung nakabayaan ko po yung kahapon, eh pag dumating itong signal number 4 na ito, baka po kami matuklupan ng bubong. No? Kaya kahapon, medyo salamat sa aking assistant, na po, si Carpenter Jiraya. No? Katulong ko yan. No? Dito kami sa side dito at saka doon sa side na yon. So, alam niyo mga kapatid, ang parang nakakatuwa ba o nakakainis, ano? Si Rolly ay sinundan na kanyang kaibigan. Anong pangalan na sumusunod sa kanya? Kunta? May isang anong pangalan? Sony. Pero sa International Weather and News Report ay may iba siyang pangalan. Kagabi ko lang nakita, malapit na si Rolly. Eh, ito pa yung isa, no? Umiikot din. Eh, bubugbugin talaga tayo ng bagyong ito. No? Anong pangalan? Atsyani. Ang ganda ng pangalan. Po, yan si Rolly, sinusundan ni Atsyani. Baka may crush niya kay Rolly. Ano po? Ganun pa man mga kapatid, mabuti po ba ang Diyos sa inyo? Amen. Kayong mga nasa bahay, mabuti po ba ang Diyos sa inyo? Amen. Hindi ko makadinigyan yung amen, pero mag-amen po kayo, mag-type kayo ng amen sa ilalim na ating video na pinapanood niyo po na dito sa ating page. So, matanong ko kayo, ito po bang nakalipas sa linggo, kayo po ba'y nakapagpasalamat, naging magalakan po ba kayo? Amen. Praise the Lord. Naging mapagpasalamat po ba kayo sa lahat ng mga bagay? Amen. Kahit may bagyo? Mga estudyante, tuwang-tuwa, walang pasok noong Lunes. Ano po? Mga teachers, sa tuwa din, walang pasok. Pero, wala din naman. Ano po? Kahit magdeklara na walang pasok, ganun din ako. Kasi para naman talaga walang pasok. Pero, kahit pa paano, nakapagpahinga. Ano po? Okay. Kayo ba'y nag-pray? Amen.
Ilang beses kayo nagpe-pray sa maghapon? Kayo ba'y namuhay na kalugod-lugod sa ating Diyos? At gumawa ba kayo na mabuti sa ating kapwa? Mga kapatid, yung mga bagay na yan. Sa ating pagbubulay-bulay ng buwan ng Oktobre, natutunan po natin. Buwan ng Oktobre, nakalipas na ano po. Ang tawag po natin dyan ay God's proclaimed will na galing po sa banal na kasulatan. Nagsasabing pag ikaw ay sumusunod sa Diyos, ginagawa mo kalooban ng Diyos lagi sa iyong buhay. Wow, brothers and sisters, ano, hindi lalayo ang Diyos sa iyong presensya. Kaya nga sabi po doon sa aklat ng Psalms, ano po, na-mention natin last Sunday, ano po, chapter 37 po ba yun, the steps of a good man are ordered by the Lord. So, ikay good man, meaning to say, ginagawa mo kalooban ng Diyos sa iyong buhay, kahit na ikimada pa, the Lord will help you stand. At yun ang maganda. Ano po, kahit na pumasok ka sa isang desisyon na nagtanda, nadapa ka sa isang desisyon na para sa tingin mo, naging resulta ko, hindi maganda sa'yo. Kapatid, no? Kung ginagawa mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, sabi doon sa Psalms chapter 37, tutulungan kanyang tumayo. Ganyan kabuti ang ating Diyos sa ating buhay. So, lagi po natin yung aalalahanin. At i-recall ko kayo, nung last month, ang ating po napagbulay-bulayan, ano po, dapat maniid lagi sa ating buhay. Ano po, yung lagi tayo nagpupuri, lagi tayo nagpapasalamat, lagi tayo nananalangin, kasama sa panalangin, pagbabasa ng Biblia, salamat doon sa mga nagpo-post, sa kanilang verse, sa kanilang Facebook, ano po, natutuwa ko sa maraming nag-heart, sa maraming nagla-like, dahil nakaka-bless po kayo sa buhay na iba. Kung hindi niyo pa ho nagagawa ang Bible reading, sumunod po kayo doon sa ginagawa namin. Ano po? So, pangalawa doon, ang sabi, dapat tayong motivated lagi na gumawa ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Unahin, ano po? Hanapin natin muna ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. And lastly, we have to determine the will of our God in our life. Kasi, sa buhay natin sa mundong ito, especially sa ating future, hindi naman natin alam talaga kung anong mangyayari. But, napakaganda yung pinag sa atin, yung limang bagay na meron tayo last Sunday. Dapat tayong manalangin lagi, dapat tayong mag-seek ng counsel. Ano po? Yan ang mga bagay. Dapat nating alamin ang kalooban ng Diyos mula sa banal na kasulatan, kaya tabi tayo lagi nagbabasa ng Biblia. Yan ang mga bagay-bagay. For special cases, ito yung ating mga gagawin. So, hindi tayo maliligaw. No? Hindi ka na lagi mong sasabi o magtatanong kay pastor o brother, kay sister, tulungan mo naman ko akong hanapin ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Hindi po tayo titingin sa horoscope, ha? Hindi po tayo titingin sa mga bituin sa langit. Hindi po tayo magpapabasa ng ating sarili sa tarot cards, ha? Walang ganon sa buhay ng Kristiyano. Walang ganon sa buhay ng anak ng Diyos. Sapagkat ang anak ng Diyos, ang tunay na Kristiyano, ay sa Diyos lamang nagtitiwala. Kaya naman po mga kapatid, sa umagang ito, isesel ko sa inyo ang team natin for this month. Ano po? Ang team natin for this month is all about understanding sufferings. Oh, pastor, ano naman ito? Naghihirap na nga ako sa buhay ko. Yan pa ang tema natin. Well, tama-tama po, ano? Dahil ito talaga kailangan natin sa panahong ito, ano po? Lahat po ng mga mensahe mula sa banal na salita ng Diyos ay nakapagbigay lakas at encouragement sa atin. Subalit, mga kapatid, no, ako yung nagpe-pray, no, kaya maganda namin pagtuunan ng pansin. So, magandang pagtuunan natin ng pansin yung sufferings na nangyayari sa ating buhay. So, to introduce our message for this morning, our meditation, nais ko mong sabihin sa inyo na ngayon ay nag-expect tayo na may darating na bagyo na signal number 4. And again, inuulit ko, tiyak, magsasuffer na naman tayo. Suffer, hindi suffer. Okay, hindi sa'yo makakaranas naman tayo ng hirap. Makakarinig tayo sa radyo, makakabasa tayo sa newspaper, magiging makakapanood tayo sa TV or even sa social media, sa Facebook, mga kapatid, or balibalita sa community natin, po, sa ating mga bayan, kung saan tayo nandoon, na napablis yung mga hirap na pinagdaanan ng ating mga kababayan. Po? Yung iba nasiraan ng bahay. Ilan sa San Pablo, sa barangay natin, dito sa Kalihan, ang natumbahan ng puno na akasya ang bahay. Ilan? Nalungkot kami, ano po, dahil sa bagyong ito, nawalan kami ng isang estudyante. No? Alungkot-lungkot. At his age, siya po ay parang maging 18. Itong batang ito ay nagbago na, ano po, naging part siya ng aming pong program sa school. Ano po,
yung aming inclusive education program. Kasi nga ay nagpatigil-tigil at maloko, pero nagbalik-aral na na-encourage sa mga teachers sa tulungan ng programa, nag-focus sa pag-aaral. Pero itong nagbalik-aral na at gusto na maging matino, ito naman nangyari sa kanya. Po, just Sunday, yun, kailan nangyari? Sunday ng gabi nangyari. Ano po, dadrive ng kanyang motorcycle sa madilim na lugar doon sa may Santa Elena. Meron poste na semento na natumba. Hindi ko alam kung nangyari, pero basta nakabuligtasan doon sa tabi ng posting semento, no? At parang hindi na po yata umabot ng buhay sa school. So yun ang mga nangyari. Ano po? Yung iba ay stranded sa mga seaport. Hindi makapagbiyahe sa barko. Malakas ang hangin. Yung iba nakita natin sa balita, sa Bicol, sa Quezon, ang mga sasakyan sa highway nakapila. Stranded sila sa kanilang mga sasakyan. At ang pinaka nakalulungkot ang mga farmers natin. Ano po? Nasira ang kanilang mga crops dahil sa sobrang pagbaha. So sufferings, paghihirap, ano po? Katakot-takot na isipin ito ng buhay ng tao. May pandemic na tayo. May COVID-19 virus na tayo na halos araw-araw pataas at pataas ang kaso. Pag hindi ko sa ating lokal na sitwasyon, sa ating pamahalaan, sa ating pong bayan, sa national government, ang daming mga issues. Ano pa? Corruption sa pundo, sari-sari na mga elected, appointed government officials na naku po, kung maririg mo lagi at magpo-focus ka doon sa iba'y nai-stress na. Ano po? At kung ano-ano ng mga nasasabi kung iba, hindi makapagpigil, nagko-comment na sa social media, sa Facebook, dahil sa kanilang mga nakikita. May pandemic na pagkatapos may bagyo pa. Ay, ano kaya susunod dito? Ano po? Well, mga kapatid, umasa po tayo na talaga ang sistema ng mundong ito, nakasulat naman niya sa banal na kasulatan. Ano po? Ang huling araw ay, ang sabi ng Biblia, ay ipapahayag sa pamagitan ng ganitong mga pangyayari. Okay, so ang ating pong keyword, hindi po key phrase, ano po? Keyword po tayo kasi kung titingnan natin, 2 verses yan, pero isang buong parang sentence lamang yan. No? Kaya titingnan natin ang ating pagbubulay-bulay ay tutuon lamang sa isang salita. At itong salitang ito ay walang iba kundi suffering. Sa binasa natin na version ng Bible, sa King James, ang ginamit dyan ay tribulation. Ano po? Sa NIV, ang ginamit po dyan ay suffering. Kung yan ay tribulation, hindi yan yung 7-year tribulation period. Yung tribulation niya, yan yung normal na naranasan ng isang tao na paghihirap sa kanyang pamuhay bilang isang Kristiyano sa ngayon. At ininan ko po ang definition nitong salitang ito sa dictionary, sinurse ko siya. Ang sabi po doon, suffering is the state of undergoing pain, distress, or hardship. So Tagalog, yun pong suffering, eh ito yung estado na nakakaranas ng sakit, distress, or anumang mga kahirapan sa buhay. Kaya po mga kapatid, para ma-encourage kayo ngayong umaga, kung kayo anak ng Diyos at nahihirapan, kung kayo mananampalataya, kung kayo Kristiyan at nahihirapan, ito po ang sinasabi sa ating verse na binasa kanina. Itong proposal ko na gusto kong unawain ninyo at i-practice ninyo sa inyong buhay. Ilagay nyo ito sa inyong isipan at ilagay sa inyong mga puso, no? Believers can still glory or rejoice in sufferings. Hallelujah! Praise the Lord! Ano po? Ang ganda nito. Basta paano kaya yan sa kalagitan ng bagyong ito? Magre-reduce pa rin ako? Eh magpasalamat ka talaga. Kung ikay nandiyan sa bahay mo at hindi ka napagsakan ng puno, magpasalamat ka talaga. Kung ikay nandiyan sa bahay mo at hindi ka stranded, kung kaya naman na stranded sa mga biyahe, magpasalamat, mag-rejoice ka. Ano ba? So, believers can still glory or rejoice in sufferings. Sa Tagalog, ang mga mananampalataya, mga Kristiyano, ay kaya pa rin magbigay luwalhati sa Diyos, magalak sa kanyang hirap na dinaranas. Praise the Lord. Kaya po sabi ko, nung kinipipray, ano po gandang team? Kaya mag-stay po kayo, mga kapatid, kung kayo naka-join kayo dahil kailangan po natin lahat ito, kailangan ko, no, sa ang personal na buhay, bilang sa head of the family, bilang sa pastor, bilang isang naibigay sa ating pamahalaan, kailangan ko po ito. So, ang title is, Why Do Believers Suffer? Bakit ang mga mananampalataya ay naghihirap? Ang mindset ng iba, ano, kaya kayo naging mananampalataya, para blessings.
panay prosperity. Kasi meron na nga na na, pag ka naging Kristiyano, pagpapalain ka ng Diyos. Yes, that's true. Talagang pagpapalain ka ng Diyos. Pero matindi ito, maraming mga mananampalataya, ang kanila po lamang focus sa pagpapalain sa mga material na bagay. Ang sabi sa Biblia, ang kasaganaan ay hindi lamang nasusukat sa mga bagay na material. Kundi ang tunay na pagpapala, ang tunay na natatanggap nating blessing sa nagmumula sa Diyos, ay yung kahit wala kang bagay material, kahit ikaw ay may pagkukulang. Sorry po. Makatila talaga, ito yung problema na nalamunan ko, no? Sorry po. Kagaya ni Lazarus, no? Namatay na mahirap, pero kung babasahin natin yung Matthew, hindi Matthew, no po, sa Luke, nakita natin doon na talagang sa isang taong pinagpala ng Diyos. Ng Diyos. So let me ask you this question. Ayan. Okay, this question. Are you suffering now? And why? Kapatid, ikaw ba'y naghihirap ngayon? At bakit? So bakit nga po ba? Bakit nga po ba pinahintulutan ng Diyos ang suffering, sorrow, heartache, even death? Ano? Maging para sa kanya nga pong mga anak. Kasi nga mindset natin, kaya tayo lalapit sa Diyos. Sorry po, nakakating nose ko. Ang mindset natin, kaya tayo lumapit sa Diyos. Kaya tayo nag-motivate na lumapit sa Diyos. Dahil nabasa natin sa Biblia, si Jesus nagbibigay ng kagaling sa mga may karamdaman. Si Jesus ay nagbibigay kapayapaan sa mga taong nagbubulumihan ng mga puso. Pero bakit? Kung ay Kristiyano na, mananampalataya ka na, nakay Jesus ka pa rin, bakit mga kapatid, pinahintulutan pa rin ng Diyos sa iyo ang kalungkutan, paghihirap, sakit ng ulo, even death sa buhay ng mga mananampalataya? And mind you mga kapatid, no? Ito pong question na ito ay question na na-erase ni Job. Alalahanin niyo sa ating Bible reading sa Book of Job. Ano po? At naitanong na rin ito ng maraming mga anak ng Diyos. Ano ho? Maraming mga Kristiyano na lumakad sa ibabaw ng mundong ito na nagtitiwala sa Kanya. Ako rin po, mga kapatid, ano po? Personal ko rin itong naitanong sa akin years ago. No? Bakit baga may ganito pang paghihirap? Pero as I continue to grow in my relationship with the Lord, especially nung pumasok po kami sa ministry, sa missions, no po, ang tanong ko na ay, bakit Panginoon Diyos, ang tanong ko na dati, bakit Panginoon Diyos meron gantong suffering? Ang lagi na lang ang question sa sarili ko ay, hanggang kailan po kaya matatapos, Lord, ang suffering na ito? No, yun ang tanong ko. No? Hanggang kailan po, Panginoon, matatapos ang suffering nito? Kasi walang sino mang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito na magnanais na ang buhay niya ay guguli na lamang sa kahirapan. Pero nakakalungkot, ano? May mga tao tayong nababasa, napapanood sa TV na ang buhay nila ay talaga namang masasabi natin o doon sa pagbabasa natin na buhay sila, ipinanganak sila sa mundong ito mahirap. O naghihirap, namatay sila na naghihirap. Sino nga pag ibig sabi? Si Jack Ma ba may sabi noon, if at the age of 30, o si Bill Gates, if at the age of 30, ikaw ay mahirap pa din. Kasalanan mo na yan kapag mahirap ka pa din. Pero mga kapatid, hindi natin may tatanggi. May mga tao po talaga na nagsumipot naman sa kanilang buhay. Pero bakit trahedya? One after the other ang naranasan nila sa buhay nila at tumanaw sila sa mundo ito na palay trahedya, palay paghihirap. Kapatid, ikaw ba yan na sa panahong ito nagdaranas sa mga trahedya, ng mga sufferings, ng mga tribulations sa iyong buhay? Ano po? Bakit tayo nagtatanaw? Unang-una, tayo po ay rational being. Ano? Sa pagtuturo ko ng Barrios Education, anong pagkakaiba ng aso at saka ng tao? Lakas isip at saka kilos na, walang niyan, di ba ba? Anong pagkakaiba? Anong meron magkatulad sa hayop sa tao? Sa physiological needs, halos pares tayo. Tayo nagugutom, ang mga hayop nagugutom din. Pero pagdating na doon sa non-material aspect of our life, ano po? Ang tao may espiritu na nagmula sa Diyos, ang hayop ay wala. At dahil doon sa espiritu na yun ng Diyos, tayo binigyan ng Diyos sa kakayahang makapag-isip. So why do we ask God about these things?
practically because we are a rational being. For some, they are questioning God, sinisisi nila ang Diyos. For some, they are questioning God because they want to see the direction. Pan Diyos, ganit, kagaya na nangyari kay Job. Job have so many inquiries before God. Pero sa bandang huli, ano nangyari sa buhay ng Job? Pinagpala siya ng Diyos. Hallelujah. No? Kaya, mga natutunan ko sa buhay ko, pagka tinitingnan ko ano nangyari sa buhay ng Job, pag may mga sufferings, ay, hindi na, ano po, lagi kong tinitingnan ang mga karanasan ni Job sa kanyang buhay. So, tayo po'y mga rational being at tayo po'y nag-inquire. We seek clarification for so many things. That's why, kahit anak ng Diyos, we ask God so many questions. Kaya mga kapatid, no, o mga friends na nag-join, daming nag-join, ano po, nagwa-watch sa live worship nito ng mga friends namin sa social media. Kung ikaw sa ngayon ay nasa sitwasyon na ikaw ay nakakaranas ng sufferings or tribulation and you are asking God the question, Lord, bakit niyo po pinahintulot na mangyari ito sa aking buhay? Tumuto ka sa atin pong live worship this month of November sapagkat ang series of this meditation ngayong month ng November will help you understand what is suffering all about. No? Para pag dumating ang hirap sa iyong buhay, maunawaan mo. At ito po ang aking prayer sa bawat isa na pagkatapos ng tema, no po, kung paano kayo na-bless ng ating mga previous team sa mga months na lumipas, ganoon din po kayo mabe-bless itong team na ito. No po? So it is my prayer that after this team, I might present ko po sa inyo for the whole month, even this live worship team ng ating preaching, ano po, makakakita kayo, makakasumpong kayo ng relief, ano po, sa inyong sitwasyon. And you will find encouragement kung kayo po ay nahulog sa mga paghihirap, sa mga tribulasyon o mga crisis na dumating sa inyong buhay. Why? Because I believe God's Word has the answer. And we can find encouragement this morning in His Word. So mga kapatid, ang purpose po ng ating meditation for this morning is not to determine the origin or cause of suffering. Dadating po tayo doon sa mga susunod na linggo. Ano po? It is not our focus this morning to determine the origin, pinagmulan, ano po, o sanhi ng mga suffering. But this Sunday, mga kapatid, ano po, ibabahagi ko po sa inyo kung paano natin mas maunawaan ng malalim ang ibig sabihin ng suffering. Okay, so why do God allow suffering? Bakit pinapahintulot ng Diyos ang paghihirap? Why do believers can even glory or rejoice in the midst of suffering? Bakit ang mga mananampalataya ay pwede palang magbigay luwalhati pa rin sa Diyos at magalak sa kalagitnaan ng mga paghihirap o mga pagsubok sa kanyang buhay? Ayon po sa pagbabasa, sa pagsasaliksik, ano po, meron pong mga tunay na mga pangyayari, no, na nagbigay ng katugunan yung mga tao nakaranas noon ng karanasan nila patungkol po sa mga suffering sa dinanas sila sa kanilang buhay. Una pong reason, ano po? So, mga kapatid, ito yung unang ibabahagi ko sa inyo, ano po, for this Sunday. Okay? Bakit pinapahintulot ng Diyos ang suffering sa ating buhay? Una, number one, or Roman numeral 1, suffering reminds us of a better place. No? Suffering, yung kung paghihirap ay magre-remind sa iyo that there is a better place, no, or better situation sa kung ano man yung iyong pinagdaraanan ngayon. So, according to the Bible, we are pilgrims and sojourners only. Kung hindi po ako nakapag-live noong Wednesday, but if you have read the Wednesday Prayer Fellowship Devotional in Meditation, Seeking David. King David ay talagang sa isang tao na alam na natin ang buhay niya, no? Pero siya ay isang mabuting hari, magaling na soldier, magaling na administrator. Pero every time lumalapit lagi siya sa Diyos, bakit ang buhay niya ay puro ng stress? Pero isang bagay na nakita natin, yung palang stress, it's a natural physiological reaction natin
sa mga sitwasyon na dumating sa ating buhay. At kung ito ay may dumating ng iyo ang stress sa buhay mo at tama ang iyong perspektibo, ang stress ay magdudulot sa iyo ng kabutihan. So, depende sa tao kung paano niya hinahandle ang stress sa kanyang buhay. May mga tao na stress hanggang sa umuwi na sa pagkabaliw. May mga tao na stress at nung sila na stress, lalo sila naging productive. Ganun po tayo bilang isang tao. So, according to the Bible, we are pilgrims and sojourners in this world. Bakit? This world is not truly our home. Hindi po talaga ito yung ating tahanan. Let me remind you, brothers and sisters. Na? Kung ikaw ay Kristiyano na, and you are afraid to die, huwag! Bakit? Maganda ka. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, pwede kayo namatay, tatakasan mo na ang paghihirap sa mundong ito. Bakit? Dahil mayroong isang tahanan na handa sa iyo na napakaganda. Pero kung hindi ka pakatunay na Kristiyano, I believe, takot kang mamatay. No? At ang remedy yan, para mawala ang takot mo sa kamatayan, si Jesus ang makapagbibigay ng remedy at solusyon sa iyong buhay. Ano pa? We are sojourners and pilgrims in this world. God has prepared something better for us. Pag magbabasa kayo ng Book of John, chapter 14, ano sabi doon? Let not your heart be troubled. Believe in God, believe in also in me. The next verse is, in my Father's house are many mansions. Ay, praise the Lord. Itong bahay na tumutulo. Itong bahay sa lupang ito na naluluma. May nihanda na napagyanang tahanan na panun sa kusita atin. Gusto ka na piling magpakailan ka ng kanan. Look at this following verses. Okay? 1 Peter chapter 2, verse 11. Verse 11, it says, saka-plus dyan sa screen. Dear friends, yeah, tama. Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. So, this is Peter, no? Writing to his fellow Hebrew people, to fellow Jews. Sinasabi niya to na, we are foreigners and exiles. Si Peter is a pure-blooded Jew. At alam ng mga tunay na Hudyo na sila special people created by God. Ang kanilang lahi ay galing sa Diyos. Bakit? It was promised by God to Abraham. Ha? Si Abraham ay pinili kami isang dakilang umatay sa bansa. Kaya nagkaroon ng kingdom of Judah, kaya nagkaroon ng Israel. No? Galing sila sa Diyos. The only nation in this world na ang bansa nila ay nagmula sa Diyos. Yan ang mga Hudyo. Pero si Pedro sumulat sa kanyang kapwa mga Hudyo. Bakit? Dahil at that time nila Peter, under sila ng Roman Empire. At alam natin ang persecution ng mga Hudyo sa ilalim ng paghahari ng mga Roman Roman rulers sa kanila. So kay Pedro, sabi na, bilang mga Kristiyano, itong nararapat mo gawin. Wala na kwenta yung mag-rebel laban sa mga Romans. Wala yan. Kundi ano sabi ni Pedro, kayo mamuhay nang kayo ay malayo sa pagkakasala. Bakit? Dahil hindi dito ang tunay natin tahanan. Ang tahanan natin ay doon sa langit. We are foreigners. Kung mapabasa ninyo sa history ang katakot-takot na hirap, deaths na dinanas sa mga Hudyo, even before the New Testament times, and even up to present, ang sinasabi natin, ang tawag dito, yung discriminate sa mga Hudyo, no? Mga anti-Semites sa ibang bansa, pa ikaw Hudyo, ikaw ay ang tawag dito, parang pinagdidirihan ka, lalo na ng Muslim people pa ikaw ay isang Hudyo. Another verse, Hebrews chapter 13 verse 14, it says, for here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. Huh? Sa mundong ito, wala tayong bayan na matitirhan na magtatagal. Kaya sabi ni Abraham, Hebrews chapter 11, for I am looking for a city whose builder and founder is Christ. Huh? Ang nagtatag ay ang Diyos. So mga kapatid, we are pilgrims. We are sojourners in this world.
Sinasabi ko ba sa inyo na huwag na natin pansinin ang buhay natin sa mundo ito? Hindi po. Ang sinasabi ko po sa inyo sa mundong ito, makakaranas tayo ng minsan tagumpay, makakaranas tayo ng kagalakan. Pero siguro, palagay ko, mas marami tayong suffering sa maranasan. Kahit, bakit alam niyo? Kahit mga mayayaman, nakakaranas ng hirap na naranasan ng mga mahihirap. Ano? It's common, suffering is common to all ages, to all cultures. Ano po? Ha? Yan yun. Pero ang sinasabi dito ng Banal na Kasulatan, meron mang kahirapan sa mundong ito, may niyahandang tira ng Diyos sa atin na napakaganda. And that is what I am hoping for bilang isang anak ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5, two verses, verse 1 and verse 5. Anong sabi sa verse 1? For we know that if the earthly tent we live in is destroyed. Ha? Alam natin na itong earthly tent. At tinutukoy dito na earthly tent ay hindi yung bahay, no? Kundi itong ating katawang lupa. Ito yung masisira. We have a building from God. No? Meron tayong tahanan na nagmula sa Diyos. An eternal house in heaven, not built by human hands. Pwede natin itong i-apply sa ating gusaling pananambahan. Itong gusaling pananambahan ito, temporary. Ngayon, itong pandemic, nakakalungkot, ano? Kami nag-fellowship ng mga pastor noong 2 weeks ago. Na-mention yung isang pastoral sa Quezon, napakarami mga churches na hindi na talaga makapag-live worship. Kahit sila may capacity na yung iba'y pwedeng pumunta. Yung physical worship pala, hindi live worship. Lahat ay online na lang. Ang maganda nun, kung lahat ng members ay capable o sila yung internet capable, makakasamba sila through online. Pero pag walang internet, hindi talaga nakakasamba. Bakit ganun? Kasi ang bahay-sambahan na ginagamit nila, nirerentahan. So ito yung hirap na dinaranas sa mga churches ngayon. Kaya nga mga kapatid, kung kayo member ng isang church, ikaw ay isang pastor ngayon, nasang bandi naman yung mamaya pa, ikaw ay nakakulit ngayon dito, may naranasan kang hirap sa iyong buhay bilang isang pastor. Eh mga kapatid, isang bagay lamang kung pwede nating magawa dyan, mag-reduce pa rin tayo. Bakit? Andito ka pa sa mundo ito. Tapos ikaw ay nasa mundo pa ito, may magagawa ka pa para sa Panginoon. Ano po? So ano sabi dito? Itong earthly temple na ito ay masisira, mawawasak. But then God prepared to us an eternal house in heaven. It can be applied in two ways, in two different things. No? Itong earthly temple na ito, I believe so, this is our human body. But we can also refer to our church building. Pagdating natin doon sa langit, hindi na masisira yung ating bahay-sambahan. Bakit ang sambahan natin doon yung walang pakundihan? Sino? Ang ating Panginoong Diyos! Na? Wala nang ingay, wala namang gugulo. Ang ating ilaw doon ay ang ating Panginoong Diyos. Wala nang ganitong mga ilaw-ilaw. Na pag nag-ground out, problemano tayo. Isa pang verse, verse 5. To remind you believers, nais ko pong ipaunawa sa iyo, kapatid, na ikaw bilang isang Kristiyano na nakakaranas ang hirap sa mundong ito. Yung hirap na yung temporary lamang. But we have a life, no? Soon darating sa atin na napakaganda. Just to encourage you. Kung nakakaranas ng hirap ngayon, kung nakakaranas ng problema ngayon, pinansan, sari-sari na, estudyante ka, no? Naiset ko yung isang image sa isang Facebook. Ang tanong ay ano? Ano ba yung sa palagay mo ay... Ano ba yung question doon? Ano ba sa palagay mo ang hirap na nararanasan ng mga tao sa mundong ito? Ano-ano yung choices? Ang unay COVID-19. No? Ang pangalawa ay ano yung pagpipilian para social media. Yung pangatlo ay module. No? Isang estudyante nagsubit, ang bibig ng hirap sa kanya ay module. Ano? Nakakatawa, hindi ko alam kung talaga yun ang nakasulat doon sa module na dinawan, sinasagutan. Pero nalilito na ang tao sa mundong ito dahil sobrang hirap na naranasan. Kaya kung mga kapatid, this, naman itong message ito, kayo ay naandyan, no? Magpapagbigay ito sa encouragement and hope na kahit merong tribulation o merong crisis, suffering sa buhay mo, makapagbigay luwalhati ka pa rin sa ating Diyos. So, brothers and sisters, according to one theologian, po,
Our life in this earth is just a period. Tuldok lang. A dot. Ano? Compared to our life in eternity, which is parang line, unending line. So, saan ka magpo-focus? Sa buhay mo sa mundong ito, ini-ignore mo, ini-neglect mo yung iyong life in eternity? Wag! Dalo mo yan. Yung life in eternity mo, pwede mong spend yun in the presence with God, or you say, or in the presence with the Father of Lies, si Satan, na paparusahan ng Diyos. No? Sa darating na panahon. So, ano sabi pa rin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18? Ano sabi dito? So, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Pera, kayamanan, mga 7 figures, 8 figures, 9 figures na deposito sa iyong bank account. Hindi lang isang bangko, mawawala yan. Bahay na maganda, mawawala yan. Properties, mawawala yan. Yung ganda mo, yung kapugian mo, mawawala yan. Mag-focus ka doon sa bagay na hindi nakikita. Anong ibig sabihin noon? Yung mga bagay na hindi nakikita, yung context ito, yung mga bagay patungkol sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Pagsamba sa Kanya every Sunday. Proclaim will. Be thankful. Be rejoicing. Be prayerful. Live a holy life. Do good to others. No? Yan ang mga susi sa isang buhay na kinagbibigil walahati sa Panginoon Diyos at buhay na makakatanggap ka lagi ng blessing. Second, doon sa sinasabi natin na noon, na suffering reminds us of a better place. Ano pa sinasabi diyan? No? Ay din po, no? Sa karanasan ng iba sa pagsasaliksik. Without suffering, this earth is enjoyable. Ha? Kung walang paghihirap kamaranasan sa mundong ito, sasabihin mo, sana dito na lang ako sa mundong ito. Hindi po baga, paghihirap nakakaranas ang ginhawa ng buhay, laging nasa buhay, sanap ng buhay, sana laging ganito na lang. Ano po, hindi habang panahon ay bed of roses ang buhay natin. Kaya kung walang suffering sa iyo, ang maranasan sa buhay, ay naku, ay napakahirap sa mundong ito, no? Maaaring yun, nag-i-enjoy ka. Maaaring yun, wala akong suffering. Pero mga kapatid, sabi dyan, ha? Kapag walang suffering, no one would want to live this temporary world. Anong ginagawa ng science ngayon? Anong ginagawa ng NASA? Dahil alam nila na may darating na pag-aaral ng NASA. Ano po ng mga mayayama, ng mga globalists? Kung kayo nakakasubaybay sa mga nangyayari sa mundong ito, nabalitaan niyo siguro na nasa ba yun, nagpa-sign up sa maraming mga citizens of this world. Namili sila ng mga gusto mag-sign that na ang buhay nila, pipirma sila sa isang kontrata, pagpirma nila doon, sila pupunta sa Mars. Pero there is no returning back. At ang NASA, hindi sila pipili, yung mga elite, yung mga globalists. At ang number one na tao na ginagamit ang Diyos para sa mga bagay ito, pinapahindulutan ng Diyos sa isang Hudyo. Sino yun? Sino yung Hudyo na yun? Nakakumutan ko yung pangalan niya. Yung may-ari ng Tesla. Ha? Si Elon Musk. Isa siyang Hudyo. See the role of this Jewish people in fulfilling God's purpose to this world. Ano ang kalanga sa isipan? Kasi alam nila, there will be new heaven and new earth. So ano kung iyayari sa old earth ito? God will destroy this old earth. Ang paniniwala nila siguro, pag sila wala na sa earth ito, tapos ibang planeta sila, hindi sila madadawid doon sa hirap. That is their mindset. They want to make this world a better place to live in. Kaya sabi-sabi, ayon sa balita natin, mga conspiracy theory daw yun. No? Yung mga globalists, pinapangunahan ni Bill Gates, isa lamang siya, pero behind him, mas marami pang mga globalists na mayayaman. At may-ari ng almost half of the wealth of this world. No? Nasabi na, kaya ito daw, pandemic ito, pinahintulutan talaga, dinisenyo nila. Para bakit? Para ma-maintain natin yung population na 500 million lang sa buong mundo at ang iba'y mamamatay na lang. Well, hindi na ako nagtataka kung gagawin nila, bakit nakasulat sa Bible, sa Book of Revelation. 3/4 of the population of this world will die. God will allow it to happen. So without suffering, this earth is enjoyable. No one would desire the eternal home. Hey Lord,
dito na ako eh. Ang ganda-ganda ng bahay ko dito. Ang ganda-ganda ng church namin. Paano ngayon? Nag-pandemic, hindi ka makabisita sa church mo na napakaganda, napakalaki. Sa church building nyo, puli air condition. Masarap. Kahit may bagyo, hindi matitinag. Eh, paano na ngayon? Ha? So, kaya kung walang pag-iirap sa mundo ito, ay makakalitaan yung mas magandang bagay. Mas magandang buhay na nihanda ng Diyos para sa ating lahat. At ano pa? Letter C. Ano po? The reality of staying away from suffering is the order of life. Walang tao na nagnanais sa mabuhay kasi laging naghihirap. So this world will soon lose its attraction. Pansamantala lamang ang saya, pansamantala lamang ang ganda ang nakikita natin sa mga tao. The seven wonders of the world, pansamantala lamang po yung lahat. Ayon po sa pag-aaral, marami mga kabataan na gusto na yung mabuhay ng matagal. Ako yung nag-deprint, nag-tidisal sa Panginoon. Ako yung isang individual, isang tao na nakaranas ng matinding na sakit sa buhay. No? Ang lolo ko namatay, 90 years old pataas. Ang father namin, 88 na. Parang maging 89 ngayon December. Magna-90 na. Ang lakas pa. Ano po? Sabi ko, no, hinahangan ko na mabuhay ng ganun pa katagal sa mundo ito. Kaya lang iniisip ko, tingnan nyo naman sa pastor, no? Yes, pastor, no, physically. Simpunin, buhin. Pero nagpapasalamat ako sa pwede sa taglay kong lakas lagi. So ayon sa pag-aaral, mga kabataan, gusto nilang mabuhay na matagal. Pero, by the time na ang tao ay umabot na doon sa 3-4 and 10, ano bang ibig sabihin ng 3-4 and 10? Ha? 3-4, ang 1 score is 20. So 3 score is 60, plus 10 is 70. Ang tao, pag nakaabot ng 70, sabi sa Bible, no? Kung yung iba daw ay blessing, pero yung iba ay hirap. Kaya ang tao, pag narating nila yung 70, nag-design na sila na sana ay maganda yung maging takbo ng ating buhay. Kasi nga, yun ang realidad, no? Yun ang order of this world, no? Ang mundong ito ay talagang punong-puno ng kahirapan. Maybe nag-offer sa atin ang kaginawahan, but lahat yun ay temporary. Okay, so yun yung una, mga kapatid. Ano po, ano ang dahilan? Bakit pinapahintulot ng Diyos ang kahirapan sa ating buhay? Para maunawaan ko ninyo, sabi dyan, number one, suffering reminds us of a better place. Kaya kapatid, kung ikaw ay nasa sitwasyon na nahihirapan ngayon, kung ikaw ay nasa sitwasyon na crisis sa buhay mo, alalahanin mo, there is another place na ihanda ng Diyos sa iyo na doon mo spend ang iyong buhay na masaya. And second, pangalawa, ano po? Excuse me. Sabi dito, suffering can bring out the best in our life. Wow, no? Napapanood din nyo minsan sa Facebook. Sa Facebook, di ba, may mga video na lumalabas doon. Ano yun? The humanity ba? Ano mga humanity? Ano? Parang ganun ang term na sinasabi. Oh, ito una. The person who suffered find relief when? Ang isang tao, ayon to sa mga pag-aaral, ano po? Ang isang taong naghihirap ay nakakaranas ng relief or relief sa kanyang buhay. Kung sa pagkakataon na siya naghihirap sa ipinuntahan ng kanyang mga kaibigan para sa isuportahan at sa itulungan. Kayo po ba mga kapatid ay nakaranas na ganun sa iyong buhay? No? You are in a situation na para sa tingin mo, you are always praying naman, pero parang walang ayuda na lumarating. Pero bigla na lamang isang araw, may dumating na uwak. Pag sinabing uwak, ano, ito ay ano, term na tawag ko sa may pakahulugan ko sa English, ano? Ito sabihin ng wak, may dumating na ginamit ang Diyos para magpadala sa iyo ng tulong. Ha? Yan po yun. And for some, no, yung ibang mga tao na nakaranas, kagaya itong mga weather disturbances na to, maraming mga tao nagbibigay tulong para yung mga tao ay mabigyan ng andaw dito pag-asa sa buhay. Iba ay nagdadala ng pagkain. Iba ay nagbibigay ng financial support. At ito yung sinasabi ko ano, sa Facebook. We see humanity occurring. Yung sinasabi natin tunay na ugali ng tao na may kabutihan siya ay nakikita natin, no? Sa mga natural disasters, ano pa? When someone loses a house on fire o dahil sa bagyo sa ibang bansa, tornado, okay, nadaanan ng bagyo o kaya ng mga earthquake, nakikita natin yung tunay na humanity. Ano po? So, yung mga sufferings,
na nakikita natin, pangalawa, bakit ito pinapahintulot ng Diyos? Para, anong sabi doon? Ma-bring out yung best sa ating buhay. There are times na hindi ka pa nakakatulong sa iyong kapwa, pero talagang hindi mo makontrol ang pagtulong sa iyong kapwa dahil nakikita mo na yung buhay ng iba ay talagang kawaawa na po. Ano? So, pangatlo, ito, ayaw na sa Biblia. The New Testament revealed why early Christians rejoice in their sufferings and trials. No? Ang banal na kasulatan. Napakarami pong mga pangalan na isulat diyan. No? Yung mga mananampalataya ng mga sinulatan ni Pablo na nahayag na sa kabila ng paghihirap, nakakapag-rejoice pa rin sila. Yung Macedonian Church, ano sabi ni Pablo? When it comes to living, sa kabila ng state of their economic life, ng family life nila, hindi sila nakalimot na magpadala ng gift, hindi sila nakalimot na magpadala ng kanilang tithes and offerings doon sa mga lingkod ng Diyos na humahayo. No? So yan yung nakikita nating mga kadahilanan. Bakit pinapahintulot ang Diyos ang kahirapan sa ating buhay? Ha? Ito yung pangalawa. Para lumabas yung talagang best para sa ating lahat. Para makita natin yung talagang ito ang tao na nanggaling sa Diyos. Marunong tumulong sa kanyang kapwa. Let me conclude this. Babalik tayo sa ating text. Anong sabi sa Romans chapter 5 verses 3 to 4? Sabi, babasahin ko po ulit. Not only so, ito NIV na po ito ha, New International Version. Not only so, but we also glory in our sufferings. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. Sino po ito? Si Pablo. Si Pablo na nung una sa mga extra biblical writing sa mga documentary, si Pablo ay isang estudyante nila Gamaliel, na mga high priest at that time ni Christ. Ano? At expert siya sa Old Testament. Na nung una, makikita natin sa Book of Acts, pero siya yung nag-order sa mga Christians sa sanay batuhin, mamatay, dahil sa kanilang pagsunod sa Mesaya, no? Kay Jesus Christ. Pero later on, nakita natin sa Book of Acts, ha? Sa pambihirang kapangyarihan ng Diyos, God's providential will, itong si Pablo, number one, nagre-rebelde sa Diyos dahil anyo kilalanin si Jesus. Wala siyang naging choice sa kanyang buhay, kundi ang sumuko at tanggapin si Jesus as Lord and Savior ng kanyang buhay. At siya pinili. Paul was appointed by Jesus to be the missionary to the Gentile people. Kaya ito si Pablo. At kung siya yung naging missionary na, lahat na ng hirap naranasan niya sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang paghayo. No? Kasi maraming nagalit sa kanya. Yung rulers sa mga synagogues, yung mga high priest nagalit sa kanya. Yung mga Hudyo na mga talagang Judaizer sila nagalit sa kanya dahil ayaw nila kay Jesus as the Messiah. At hindi, alam natin, hindi nakasunod sa Bible, pero AD 68, si Paul ay pinugutan ng ulo. Ano po? And after that, AD 70, nung siya pinugutan ng ulo, nangyari sa kasaysayan ng kasaysayan ng bansa ng Israel, yung temple doon, no? By order of the emperor of Rome. Titacitus yata yun, no? Yung matandaan. Ito'y pinabagsak, pinaguho. Which is mentioned by Jesus Christ sa kanyang prophecy sa Matthew chapter 24. No, yun ang fulfillment, no, early part ng prophecy ng Jesus sa Matthew chapter 24. So, si Paul, eto siya. Sabi niya sa kanyang mga kapwa mananampalataya na nakatanggap ng pangangaral niya kay Kristo na tumanggap sa Panginoon. Sabi niya, not only so, but we also glory in our sufferings. No? Because we know that suffering produces perseverance. No? Kami ay nagbibigay luwalhati pa rin sa Diyos sa kabila ng paghihirap. Bakit? Dahil ang paghihirap, alam namin, nakakapag-produce to ng perseverance. At ang perseverance, nakakapag-produce ng good character. Mamumood ang character mo. At ang good character mo magbibigay sa iyo ng pag-asa. Mga kapatid, yan ang proseso ng buhay nating mga Kristiyano. Napakabuti po na ikaw ay nabubuhay sa palibot ng mga tao na nabubuhay talaga sila sa pananampalataya. No? Yung nakikita natin na kahit na yung ang buhay nila ay nasa kadiliman, madilim, walang pag-asa, nakikita pa rin nila na siguro pagkatapos itong maitim na ulap na ito,
no? Sisikat ang magandang araw. Pagkatapos ng pagyong ito, uhupa din ito. Napakagandang ikaw ay mapapasama doon sa mga tao. Ang term na ginamit dyan, mga optimistic people. Ano po? Pero pag ikaw ay napasama sa mga tao, pessimistic, yung wala na lamang nasa, ibang nasa isip, kahit maganda na nangyayari, nag-iisip pa rin yung negatibo. Ako mga kapatid, mahahawahan ka niyan. Ano po? So, si Pablo, ay dito sa kanyang talatang ito na ating binasa at siyang focus natin sa ating tema for this sermon, pinanaalahanan tayo, no? Na tayong mga mananampalataya, no? Ay meron pa rin kagaanan ng loob na maging magalak tuwi na sa kalagitnaan ng mga hirap na dinaraanan sa natin. Bakit? Dahil sa pag-asang ipinagkaloob ng Diyos sa ating buhay. We have hope na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo yung last word doon sa ating binasa is hope, may pag-asa tayo. So yung sufferings, kung magiging matibay ka lamang at titingnan mo lang ito on a positive side, bakit ito pinahintulot ng Diyos sa buhay mo, magdadala ito sa iyo ng makalangit na pag-asa. Amen. Kapatid. Kaya, siguro nagre-reflect ka na ngayon. Siguro nagbubulay-bulay ka na. Ay, tama nga ang Biblia. Maaring naghihirap ako ngayon. Maaring meron akong ganitong tiisin sa buhay. Pero, naniniwala ako pagkatapos ko, may magandang bagay na mangyayari sa buhay. And that is hope, mga kapatid. So, ano yung pag-asa? Pag meron tayo nito, ito yung daan, ito yung highway, no? Na sa pamagitan ng ating pananampalataya, kung ang sitwasyon mga yun ay magulo, no? Maya-maya, makikita mo ang sarili mo, soon, makakatakas ako sa sitwasyon ito at giginhawa rin ang aking buhay. Pero pag wala kang pag-asa, ano? Doon sa sitwasyon mo na ikipunong-puno ng sufferings, ano, susumpain mo na siguro ang Diyos. Sisisihin mo na ang magulang mo. Sisisihin mo na yung kumpanya mo na pinagtatrabuhan mo. Sisisihin mo na yung mga tao sa palibod mo or even yung baka sisihin mo na yung sarili. Bakit? Dahil sa maling decisions na ginawa mo. Pero kung titingnan mo ang sufferings sa iyong buhay, positive yun. Na ang Diyos ay gumagawa. Yung sinasabi natin, silver lining. Ay nakikita mo sa isang mabilim na umat mo, sa isang magulong sitwasyon, iyang character molding niya sa iyo, magbibigay sa iyo ng pag-asa. So ang pag-asa ay ang magdadala sa iyo upang ikaw ay makaalis sa isang sitwasyon na parang sa tingin mo'y mahirap ngayon at makapagdulot ito ng kagalakan sa iyong puso para ikaw ay makapagbigay luwalhati pa rin sa Diyos. No? At ito'y nakita natin si Pablo. Kay Pablo, si Pablo ay nung naging missionary. No po? Hindi lang naman sa pagiging isang missionary, pagiging isang ordinaryong Kristiyano na hindi ka tinawag ng Diyos bilang isang missionary o bilang isang pastor. Ikaw ay isang born again Christian. No? Sa buhay may maraming mga sufferings. Kapatid, dapat tingnan mo mabuti bakit pinahintulot ng Diyos ang sufferings sa iyong buhay. Marami po ito po'y walo. No? Ito, first two reasons bakit pinahintulot ng Diyos ang suffering sa ating buhay para maunawaan natin. Ano po? So, tayo po ay merong pag-asa. At ang pag-asa niyan, solid hope na walang ibang pinanggalingan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Ha? Na hindi ibig sabihin ay mawawala na ang mga kahirapan darating sa iyong buhay. Subalit, kung meron kang kahirapan naranasan sa iyong buhay, kung may Kristo ka sa iyong puso, meron kang pag-asa. So, ang pinaka-factor dito para magkaroon ka ng hope, ang factor dito para ikaw ay makapag-rejoice pa rin, makapagbigay luwalhati sa Diyos kahit meron kang suffering, ay wala iba kundi yung persona ni Jesus Cristo na nasa iyong buhay. Bakit? Dahil si Jesus, lahat ng hirap, lahat ng sufferings, lahat ng persecutions, naranasan niya sa buhay, sa mundong to, siya nagkatawang tao. Kaya it is so powerful, lukong sa isa sa puso mo, and if He will dwell in your life, in your heart, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kapatid, hindi ka mawawala ng pag-asa. Ano po? So, si Pablo, alam ni Pablo na pagkatapos sa mga hirap na dinaranas niya, magbibigay yun ng katatagan sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pakikipag-ugnayan
sa Diyos. At alam natin sa Bible, no po, pag binanggit yung salitang perseverance, ito ay yung patience. No po, ito yung pagtsatsaga. At alam natin, ang patience ay ano? Bunga ng banal na Espiritu. Diba? Galatians chapter 22. Ha? Huh? Oh, sorry. Galatians chapter 5, verses 21-22. But the fruit of the Spirit is love, joy, long suffering. Ganyan na. Magkakasama yan. So, si Jesus ay nasa puso mo at si Jesus naranasan niya lahat ng hirap at nag-persevere siya. Oh my. Mga kapatid, kaya napaka-importante lagi ka magpasailalim sa kapangyarihan at kontrol ng banal na Espiritu. Because anumang paghihirap na maranasan mo, maranasan yung patience. Yung patience ni Kristo na naranasan niya sa kanyang buhay sa mundong ito. No? Ang mundong ito, iba ang definition ng patience. Pero sa atin, mas maganda. Bakit? Si Jesus na patience, nakaranas ng patience, mararanasan natin sa ating buhay. Kaya magkakaroon tayo ng endurance. Magkakaroon tayo ng consistency sa ating ginagawa. Magkakaroon tayo ng perseverance. Ano man ang mangyari sa ating sitwasyon. Palakas na palakas sa ulan. Kung nagiging din yun, ano? Pero tuloy pa rin ang samba, walang makakapigil sa pangaral ng salita ng Diyos. So mga kapatid, yung perseverance, yung patience, no po, ay pinapahintulutan ng ating pananampalataya ay tumatag. Ang ating pananampalataya ay tumibay at nagpupudyos ito ng hope. Yan ang sinasabi ni Pablo sa 2 verses na ito. Yung sufferings magbibigay sa atin ng hope. At ano ngayon yung itudulot ng hope na yun sa ating buhay? Hindi lamang doon sa ating earthly life. Pag mga kapatid, yung inihanda ng napakanda ng Diyos sa iyong buhay, aasahan mo yun na mangyari sa iyo. Kaya we have been a prison in this world bilang sa Kristiyano, maging optimistic tayo. Ano? Yung optimistic na umaasa kayo yung pangako ng Diyos ay mangyayari. Umaasa kayo yung mga lahat na sinabi ng Diyos sa Biblia na mararanasan mo, na matatama sa mo in the near future, ay mararanasan mo lahat sa iyong buhay. Ano mo? Bakit? Dahil kasama natin si Jesus. Ano ba sinabi ni Jesus? Ano nga nito? John chapter 16 verse 33. Jesus said, masesearch ba? Hindi na. O babasahin ko, kukot ko na lamang. John chapter 16 verse 33. Ano sabi ni Jesus? In this world, you will have trouble. Sabi ni Jesus, sa mundong ito, makakaranas kayo ng kaguluhan. But take heart. Sa puso ninyo ito. Sabi ni Jesus, I have overcome this world. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya kung meron tayong Jesus sa ating puso, we have overcome hell. Number one, pwedeng katakutan ng tao, ikaw kapatid, kung ikaw man ay merong gusto katakutan sa mundo ito, number one na dapat mong katakutan ay ang hell, ang impyerno. But if you have Jesus, you have overcome hell. Ha? Sa mundong ito, kung kay Kristiyano na, nagkakasala ka pa rin. But anong sinabi ng Bible? Because of the blood of Jesus, because of Jesus' death, sufferings and death and His resurrection, we have overcome sin. So, sa mundong ito, kay Kristiyano, kung nagkasala ka, mararanasan mo yung consequences ng sin in your earthly life. Pero you are just before God because of what Jesus did at the cross of Calvary. So, ito napakaganda dito, mga kapatid. Ha? So, alam ni Jesus ang ibig sabihin ng pag-asa na tinutukoy ni Paul doon sa Romans. Kaya minensyon yun ni Paul sa mga Romans, meron tayong pag-asa. Ano po? Dahil ito yung sinabi ni Jesus, sa mundo ito puno ng kaguluhan. Merong kaginhawan, pero temporary, mga kapatid. Ha? Pero sabi ni Jesus, I have overcome this world. Personally speaking, mga kapatid, yun po, sa aking buhay, naikwento namin ito, naikwento ko ito sa inyo sometimes, sa mga lumipas sa preaching school po. Alam ninyo ang pinagdaanan ng buhay namin as a family sa pagsisimula ng Touch Missions and Ministries. Kung paano yung Touch Missions and Ministries ay nakapagbunga ng Touch Christian Fellowship. Naikwento namin sa inyo, doon sa last Sunday, si Church History, naisay ko po sa inyo, bahagya.
ang aming mga pinagdaanan sa aming buhay. Ano po? Pero ano po yung nagpupus sa akin para magpatuloy? No? What keeps me going? What inspires me? What gives me hope during this suffering period? Ano po? Ay walang iba kundi yung focus ko sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung lagi kong sinasabi na nakasulat sa New Testament, sa mga Gospels. Lagi kong sinasabi sa sarili, nung kami ay nandun sa campsite, no, tuwing gabi, kasama namin yung aming namatay na si Bruno. Pag ako'y nagpe-pray, kasama namin yung aming pet si Bruno, no, hindi na ako nagtatago sa Diyos. Diyos, bakit yung po pinintulutan magyari ito sa aming buhay? Ang aking dinadala lagi sa Diyos ay, Lord, alam kong ito'y lilipas din. It will soon come to pass. And praise the Lord, lahat nga po ay nangyari at hindi kami iniwan ng Panginoon. Everything has come to pass and we endured, we persevered, we rejoiced, and up to now, we are rejoicing in the Lord. Kaya mga kapatid, pamatin po, no? Yan talaga ang laman ng puso ko. Yan ang aking spirit sa ngayon. No? Kung ano man itong sufferings, kung ano man itong hirap, kung ano man itong darunasan ko, I will always keep on rejoicing. Dahil napakabuti po ng Diyos sa aking personal na buhay, sa aking family, sa task missions and ministries, at sa po sa iglesia nito. In 10 years of this church, ng TCF, kahit kailan man, hindi po kami parang nanghingi ng limos. Never we beg for people to help us financially. Ano po, mga kapatid? But napatunayan namin ang katapatan ng Diyos sa aming buhay. Sa amin sa church, sa pagsimula kami ng tradisyon. Ito po, nagpapasalamat ako sa mga friends ko, sa mga teachers ko. Nangihita nila, Pastor, Sir, kami pinatutuwa. Sa inyo sa church, pagka kayo sa inyo pa yung nakikita namin ng ibigay. Yun po talaga. No? Hindi tayo, hindi kami marami sa church. Pero God is so good. No, may tradisyon kami dito sa church. Naranasan napakarami mga bata dito sa lugar na to. Pag-open na classes, school supplies. Pagka ganito ang sitwasyon, nagpe-pray lang may Panginoon. God to bless other people. And soon, nadating po ang provision. Yun lang. But we never ask or beg anyone, tulungan mo naman kami. Bigyan mo naman kami ng ganito. We never ask. We just say, Lord, ito po ang prayer namin. Na dumating yung provision for these things dahil gusto namin mapagpala po yung iba. So pag Christmas times, lagi po meron ganun. No? At ito nangyari last Sunday. No? Tuloy-tuloy yung celebration namin Thanksgiving. Kahit hindi kami nakapag-celebrate yung gaya ng dati, no? And there are 30 families, meron pa hindi ito yung ginakumuha. A package, no? Yung anniversary package na pinagtanong ng church. Hindi sa amin galing-galing sa church. Because kung ultimate kami, ang members sa amin ay tapat magbigay sa Panginoon. Kaya nagagawa namin magpagbigay ng ganito sa aming kapwa, sa aming mga kasamahan sa church. Kaya po mga kapatid, kayo rin, no? Mga pag-re-rejoice din po kayo at mga pagbibigay ng ulhati, no? Sa ating Diyos, sa kalagitnaan ng paghihirap. Dahil kayo anak ng Diyos at ma-overcome ninyo ang anumang mga hirap, anumang mga sabi niya, sir, sufferings, traditions, and hardships sa inyong buhay. Amen. Only kung isa sa puso ninyo si Jesus na Panginoon at tagapagligtas natin lahat. Sa Diyos ang luwalhati, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig at nawa po isa buhay natin ang mensahe ito sa ating buhay. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, sa kalagitnaan ng bagyong ito, patuloy kami nagbibigay ng walahati sa inyo. Sapagkat alam namin, pagkatapos ng bagyong ito, meron pa nagbibigay na mas maganda sa amin. At meron pa pong nakalaan, something na magdudulot lalo ng kagalakan sa aming puso. Magpalaan niyo po ang mensahe ito sa puso ng bawat isa, especially sa mga kapatiran na naka-join sa worship nito po online platform. Salamat po, Ama, in this name I pray. Amen. Okay, dahil po ngayon ay first Sunday, congratulations, nakatapos na po tayo ng 10 buwan, praise the Lord, no? There are so many reasons, no, na dapat tayo magalak talaga sa Panginoon, kaya huwag po natin kakalimutan na tayo magbigay ng walang hati, papuri sa Panginoon sa ating buhay.
So tayo po merong allowance table. Ano po? Aalahanin natin ang binasa nito na iniwan ng ating Panginoon sa Kristo. Pero nais ko pong basahin sa inyo ang sulat ni Pablo sa mga Korinto. Sabi po dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus na ang gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Hinihiling ko kay Ate Agatha na ibahagi yung tinapay. Ano po? Pakiplay yung background music natin. Okay? And then, sabi sa verse 25, at ganyan din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon at sinabi, ang saro ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisininom sa pag-alaala sa akin. Hinihiling ko kay Ate Grace na kunin itong ating saro at bumagi. Okay. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay niyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. And verse 27, kaya sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya po ang ating pagsa-celebrate ng banal na hapunan ay yung labang talaga nakapagpahayag na nakalampanampalataya sa Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng first ordinance, yung pagsunod sa tubig ng bautismo. Ayaw po nating pahintulutan na meron pong iba magparting nito na hindi nararapat at ito ay para sa kanila hindi sila makapagdulot ng luwalhati sa Panginoon. Pero kayo po, kayo ay online, kayo po ay part ng church sa to. At hindi pa ako ay nakakasunod sa tubig ng bautismo. Ito po isang napakabagay na tawag dito, pagsunod po ito sa kalooban ng Diyos. No? Yung ating pagsunod sa tubig ng bautismo ay higyan ng ating tuluyang pagtatalaga ng ating buhay sa ating Panginoon sa Kristo. Bakit? Itong mong dinasal ito'y galing sa Kanya at mag-usa mismo sumunod sa tubig ng bautismo. Kaya kung pinanakari kay Kristo, gusto mo mag-usa talaga, walang question sa iyong pananali sa Kanya. Isang hatong sa iyo, ano? Dapat makasunod ka rin sa tubig ng bautismo. At kapag nagawa mo na yan, saka natin tayo, as a church, mapapahintulutan ka na makabahagi ng ating banal na hapunan. Dahil, alam ko, ang pagpartik nito ay makapagbunod sa atin ng blessings. Pero kagaya ng warning, dito sa verse 27, sa mga hindi nananapat, ay huwag nawa, huwag hintayin yung tamang panahon. So, yung kong ating nahawak nyo yun ay elemento. Wala po whatsoever power or supernatural power ito, pag ito'y ating tinanggap. Ordinaryong piraso ng tinapay, ordinaryong atas ng ubas. Pero nagiging mga bunga po ito kung ito'y ginagawa natin na may kabanalan at may pakunawa na itong tinapay nito ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon sa isang nagkaluray-luray sa krusang kalbaryo. At dahil sa pag-aaray niya ng kanyang katawan as a perfect sacrifice, natubos ang kasalanan ng sangkatauhan. Take note ha, sangkatauhan. But then, yung lamang tumanggap sa ginawa ni Kristo para sa kanila ang nakatanggap ng offer na gift of salvation and the gift of the Holy Spirit. Samantalang ito yung ordinary patas sa umpas, pero nagkakaroon ito ng sense, nagkakaroon ito ng kapangyarihan. Kung ginagawa natin ang pagpartik nito, kasama ng pag-alala, na ito'y sumisimbolo sa banal na dugo ni Kristo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ano ibig sabihin ng kanyang banal na dugo? Lahat ng ating mga kasalanan na linis na ng kanyang banal na dugo. Past, present, and future sins. Kaya tayo mga Kristiyano, pag tayo nanampahan, hindi na natin kinakalabagdala ng anumang hayop na buhay, pare-alim dito, naku, kung mangyayari na, hindi ang dami natin itanggit. Ano po? Pero dahil sa banal na dugo ng ating Panginoon sa Kristo, na isang beses, dumanak sa katawan niya, doon sa krus sa Kalbaryo, our present sin, even yung mga kasalanan natin na gawa ngayon, malilinis. And that is what is so wonderful, what is so amazing sa death ni Christ sa cross of Calvary. We have been justified, we have been sanctified, and later we will be glorified.
Kaya sa pagkabataon ito, bago po ako manalangin, bago natin ito partake, awitin muna natin yung ating song. Ano po? So sa mga hindi pa ho, nakakasunod sa Panginoong Baptist po, mga kapatid, nandito na si Pastor, meron po tayong teachings pa, bakit ba kailangan sumunod sa tubig ng bautismo for finality, bakit dapat natin sundin yun. Ano po? Awitin po natin ito bago tayo mag-pray partake ito para mag-reflect po tayo sa ginawa ni Jesus sa atin. Sabi ni Jesus, sabi ni Pablo, naturo ni Jesus, gawin natin ito bilang pag-alaala sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, at sa ulit na natin. Salamat sa araw na ito, this is the first Sunday of this month na binabagyo, kami patuloy ang panalagbahan at sa pagkakataon ito, sa privilegium ito na alalahanin namin ang inyong inuutos, na alalahanin namin ang inyong paghihirap, inyong kamatayan, at inyong ulit na pabalik na itinuro sa amin ang mga alagang specific si Paul mula sa tunod ng kasulatan. Salamat lang po, ma'am, that because of your life that was offered the cross of Calvary as a perfect sacrifice para Diyos para sa atonement, para sa makawalang sala kami, O God, nangyari ito. Salamat sa iyo, Panginoon ko, sapagkat hindi na namin kinakalang dalapan ng anumang hayop kaya alay sa altar, dahil ko ng altar, ikaw pa rin ang alay sa altar. Because of your God, kami nanatili malinis sa pagkakasala. And it's a wonderful experience to Lord have this Lord's table na magawa namin even once a month ay ito tinuro sa amin mula sa banal na kasulatan na dapat namin gawin Panginoon Diyos upang alalahanin namin na inyong pong paghihirap, pagkamatayan, ay yung pagkabuhay na maguli at ang muli mong pagbabalik upang kami inyong kaya po Ama, ang hiling naman namin sa inyo itong mga nakalipas na araw sa buwan ito na kami nagtilang kami tuluhan mo itong darating na araw dahil kami naging masigasig. Kahit kung may pandemic, lalo na nila ipakita ang aming pananalig, tunay na panagpalataya sa inyo, Panginoon Diyos. Upang patuloy namin masambaka na may kagalakan sa aming puso. Pagpalaan niyo po na nga, ang bawat sa magpapartig nito, yung hindi namin kasama, Panginoon Diyos, amin na, sa pananambahan ito at online, Panginoon Diyos, pagpalaan niyo po sila. Sabay-sabay po natin tayo na tinapay. Hindi na tayo. Hallelujah, hallelujah. Ay sarap ng namin na alalahanin ang ginawa mo sa amin sa krus sa Kalbaryo, God. Truly talaga, ikaw ang pag-asa namin. Kaya sa anumang suffering sa dating sa aming buhay, huwag mo naman pahintulot, Panginoon Diyos, kundi pahintulot mo lagi na naway kami manalig sa inyo, umasa sa inyo, mag-rejoice kami at magala sapagkat Panginoon Diyos, at the end of these sufferings, persecutions, tribulations, Panginoon Diyos, makikita natin na mas magandang buhay na iyan tapos sa amin sapagkat naging matatag kami, naging matiisin kami at yan ang napaganda pangako mo sa amin. Sa aming pagiging matiisin, kung anumang mga tribulations, anumang mga trials malalampasan namin, we shall receive the crown of life. Ayon ko sa inyong promise sa James chapter 1, verse 12. Salamat po, Ma. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Lord. Okay, announcement. Mga kapatid na online, ano po, if you want to join our prayer fellowship every Wednesday, mag-live
I-like po ang page na Touch Christian Fellowship. And alas 8 po ng Wednesday, hinuhold namin ang prayer time. Mga kapatid, napakarami namin patutuo sa amin pong pananalangin ng sama-sama. Ano po? Kaya, if you want to join us and if you want to experience God's miracle sa inyong buhay, ano po, ako hindi po prosperity gospel preacher. I just do believe in the promises of the Lord na once tayo magtiwala sa Kanya at bukas ang ating puso sa Kanya na sigmo sa ating buhay. Ang pangako ng Biblia, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be granted unto you. And praise the Lord, natapos na po ang kasampung taon na iglesang to and we will still go on. Ano po? Ha? Parang yung team song doon sa ano, my life, o parang ganun. Magpapatuloy po ang Touch Mission Ministry sa paghayo. Atuwang na po ang Touch Christian Fellowship. Hindi na lang po pamilya ko ang nahayo, hindi na lang po si pastor. Kasama na po namin ang Touch Christian Fellowship. Sa ating po mga house fellowship, kung meron po sa inyo nag-connect online, praise the Lord. Po, binabati kayo, ang binabati kayo ng TCF, Mascarenas House Fellowship, Bantugan House Fellowship, diba, Gapanggan House Fellowship, Matideo House Fellowship, Mascarenas House Fellowship, kina Emirates, Dakunay House Fellowship, Salcedo House Fellowship, at may iba pa ho, na hindi pa ako nakakapag-create. Pagpalaan kayo sa ating mga kaibigan, ano po, mga Christian friends, hello! Kung kayo nag-stay, pagpalaan po kayo ng Panginoon. Sa mga kapatid na nag-join online, salamat po for joining online. Po, sana'y makita ko yung comment dyan. Hindi po, sa iba't iba po kasing account of Facebook, iba't iba po yung nakikita namin nag-like at saka po nag-jo-join. Lahat sa inyo ay pagpalaan. Sa aming mga friends and mga kaibigan pastors, si Pastor Jun Jones sa Lighthouse Fellowship, ko, kay Pastor Noel sa Singapore, okay, even sa House Fellowship na nasa Montana, ano po, sa aming mga friends na nasa Europe, sa mga kamag-anak ko, mga kapatid ko na nag-join online, so, kayo po ay pagpalain ng Panginoon. So, for today, kung meron po kayong prayer request, no? Kung kayo nasa inyong mga tahanan, lagyan niyo lang po inyong kamay sa inyong mga puso. Isasama namin kayo sa aming pananalangin. Kayo ba, mga nandito, may prayer request ba kayo? Ha? May prayer request kayo? Amen! Na? Salamat kay Kenneth! No? Siya po ay pinagbabawala ng kanyang tatay na pumunta dito. Pero praise the Lord! Sabi ko, Kenneth, na? Pakanginuna mo yan, Diyos. Hindi ko sinasabi, kawain mo yung tatay. Mag-debel din ko sa yung tatay. Pero, pag sinunod mo kalaban ng Diyos sa iyong buhay, great things mangyayari sa iyo, no? Diba yung nasa panit ka ng Diyos? Let us just understand those people na hinahadlangan tayo kasi hindi lang narinig yung araw na sinasabi ng Bible. Kaya one thing na magagawa natin, continue to pray for them. And dapat mag-persevere kayo kasi hindi nyo mawiwin yan. The only way for you to win them sa ating faith ay kung magpapatuloy ka. Ha? Kung magpapatuloy ka. Kaya walang susuko, ano? Tayo magpapatuloy. Ano bang hirap ay ating mapagtatagumpayan. So we will sing our closing hymn. Meron ba tayong birthday celebrants? Last Sunday, pa-manin po, ano? Mga aking mga mahal sa buhay sa Bacolod. Although, na-edit ko yung aking comments. Di po, nandiyo sa prayer dito. Pa-manin po, pero this time, hindi ko na po makakalimutan. Okay, God bless you all. Awitin natin ang ating... Ayun yan. Alala ko lang kanina. Birthday ng amin pong... aking Bianan, Mama Virginia, Daniel, sa Bacolod. Shout out, God bless you po. Happy birthday, Jay, Baron Jay, Brother Jay. Happy birthday, God bless you, ano? Okay. Friends namin, nag-join online. Si Dudes, okay. Iba po mga friends, hindi ko nakita sa aking account na nag-join, pero, ha? Ninang Suset, Tita Osi, sina? Si Tita Jen, kasali niya siyempre, no? Ang mga Demesa, hindi ko nakita sa akin ng online. Dahil po kayo, ano po? Tatay ni Jan Jan, ano po? Nag-join din. Salamat. Okay? So, si Alvin. Join din. Salamat. Ang biniluan ba? Andyan? Next? Okay. So, praise the Lord. Let us now pray.
Loving Father in Heaven, once again, sa kalagitnaan ng bagyo, signal number 4 si Rolly at may parating pa. Hindi nito kayang hadlangan ang aming pagpupuri, pagsamba sa inyo. At sa ganitong sitwasyon, Panginoon Diyos, kami nananatili, may kagalaan sa aming puso sabagat pagkatapos ang bagyo ito, may maganda kang bagay na idudulot sa amin. And one of these, kung mag-persever kami, Panginoon Diyos, sa ganitong hirap, sa ganamang tribulation, Panginoon, we will receive our reward. Not only an earthly reward, Panginoon Diyos, but Lord, your heavenly reward. Thank you so much for that very wonderful message na nag-share sa bawat sa amin. Thank you, Lord, for your word and sa lahat ng illustrations, sa lahat, Panginoon Diyos, ng mga statements. O God, salamat na marami sa pagkat truly personally, ako Panginoon Diyos, na-encourage ng team na ito, bakit yung mga bagapin na pahintulot ang suffering sa aming buhay. Salamat sa bawat siya nag-join, Panginoon Diyos, dito sa physical worship, kasama si Grace, kasama po Panginoon Diyos, si Kenneth, Panginoon Diyos. Sa iba ay dalas sa bagyo, hindi na po na marating. But Lord, salamat sa bawat siya nag-join online, si Ate Birdie, si Tim Harding, si Dulce and Toke, marami pa ang iba, Panginoon Diyos, sa mga Aldrin, si Tito Ossie, ang co-teacher ko, si Lina Suset, ang aking pong ninang din, sa mga co-teachers ko, sila na si Aldrin, alam ko, Panginoon Diyos, na andito na kasama namin, kay Pastor Junjun, Saudi Arabia, ang Lighthouse, si Pastor Nguyen, si Singapore, sa church sila, Panginoon Diyos, ang mga house churches, oh God, salamat sa kanila, sa Batangaga, salamat din sa Mascarinas, salamat kay Panginoon Diyos sa Binuluan, House Churches, salamat kay Apo Panginoon sa Redredo, salamat kay Salcedo, salamat Panginoon Diyos sa Bantugan, oh God, sa Mascarilla, sa House Fellowship, for all of them, oh God. Salamat sa Tax Mission, sa Tennessee, at sa Mission Iglesia ito, na patuloy kami humayo, even in the midst of this pandemic time. Salamat sa bagyo, Panginoon Diyos. Sapagat kami naniniwala, babagyin mo rin kami ng pagpapala sapagat nag-persever kami sa pananambahan paglilingkuran ko sa inyo, oh God. Salamat din kay Mama Virginia at kay Jay. Nag-celebrate ang kalang birthday ngayong kabagyuhan. Tumagana ang pagpapala sa kanila. Lord, we are praying for a long and a happy life for them. Yung mas malapit na pagpapagmayos sa inyo, oh God. Salamat sa buong ng family at pag-ibos nila sa Bacolod. Salamat sa mga pagdipure na pamisa-misa na kamapag-join dito sa live worship ito. Salamat kay Ate Budik at yung mga kasama namin ngayon umaga. For all of them, for those names na hindi ko namin sa Panginoon Diyos ang pagpapala, ibubuot ito sa kanila. At sa bawat saan nandito, Panginoon Diyos, sa mga needs namin, unang-una, we are praying, oh God, na kung ganaman kalakas ang ulan at hangin ng bagyo ito, Panginoon Diyos, kukubrihan mo kami ng iyong makapangyarihang kamay. The blood of Jesus will cover us, your angels will guard us, Panginoon Diyos. Sa mga pangailangan namin for this coming week, physical strength, emotional, Lord, spiritual strength, Lord, ipagkalupin po ito sa bawat isa sa aming Panginoon Diyos. Galing nga po, Ama, sa financial, oh God, ipagkalupin nga po sa aming mga estudyante, this pandemic time sa education. Tulungan niyo po sila ang stress sa pagsagot ng mga audience sa mapalataan at paghalakan nagmumula sa inyo. Kasama po pa dito sa prayers ko sa mga kong pastor sa Ika. Kasama po ang prayers namin sa Lord sa Montana, Fellowship, Panginoon Diyos. Kasama po ang lahat ng mga kasama ko mga teachers of God sa school. Sa mga teachers sa amin mo si Dev, sa amin Crystal. Pray po namin sila lahat, oh Panginoon Diyos. Kaya nawa, bumuo sa inyo pong pagpapalat na sa ganaan sa bawat sa amin na nakapanambahan sa inyo sa mga ito. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa iyo, Ama, na makapag-ingat sa lahat ng aming katutugba, sa Panginoon sa Kristo na makapag-isa atin na walang dumi sa medyo ang kagalangan, sa banal ng Espiritu suma sa amin at gabay namin sa lahat ng katotohanan at sa namin kaaliwan, sa iyo lahat ang papuri, ang pagsalamat, pagliwalati, ang kapagyarihan, mula noong ngayon at magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Mga kapatid, tapusin niyo po ang serye natin. Ano po? Understanding Sufferings. Mas maganda po yung mga susunod na Sundays. God bless you all. Praise the Lord.